Hello Melgoers all over the world! Nandito pa rin po tayo sa May Boracay, and this time, meron tayong isang cafe na i-review. Akala nyo naman, napaka-professional natin. Kumaka-review tayo. O sige, meron na lang tayong itatry. So nandito tayo sa May Station 3, sa May Cafe Maruha. So for sure by this time, alam nyo na, naririnig nyo na to, nababasa nyo na to. So kami, magbibigay kami ng aming honest review. Alam nyo naman yan, na ganun kaming ka-honest. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pa nga po ba ang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! So nandito pa rin tayo sa Boracay. Syempre, sabi nga namin sa inyo, this time, iaano namin ito, iraratrat namin to kahit papaano. Kasi ka baka matagalan na tayo bago makabalik. So ngayon naman, alam nyo na, di ba? Nagsisimula ng sumikat itong cafe na to dito sa May Station 3. Yung Cafe Maruha. So titignan natin, baka mamaya hype na naman to, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dumaan kami kahapon. Anong makalawa nung arrival namin dun sa Midimol? Dati pilang-pila yung Halo Mango and then yung Coco Mama. Ngayon hindi na masyado. So baka nga nadadala lang ng hype paminsan. So ngayon, ititest natin. Test talaga, akala mo naman. Kapal lang mukha eh, no? Akala mo naman may care sila sa atin. Itatry na lang natin. Oo, itatry natin. And then syempre, tatak go with Mel, tatak Enzo and Mel. Sasabihin namin sa inyo yung honest opinion and review namin. So lakad-lakad lang tayo. Nakistay nga pala kami ngayon sa Mila Carmela de Boracay. So nireview namin siya. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Yun yung last vlog namin. So lakad lang tayo. Alam nyo, mas gusto na namin this time yung Station 3. And then, nung sinabi namin na gusto na namin yung Station 3, parang ang dami nang nag-agree. Kasi dati, pag naglakad ka rito, wala masyadong tao. Ngayon, kahit yung mga restaurants, ang daming tao. So, lakad-lakad lang tayo. Guys, ito yung Andox. So, alam nyo na yan. Sa mga paulit-ulit na nagpupunta ng Boracay. And then, sa mga paulit-ulit na rin nanonood ng vlog natin. So, ito yung Andox. Beachfront yung Andox dito. Ayun, guys, ang daming tao. Oh, may aircon din dito, doon sa may pinakaloob. Paglagpas ng Andox, guys, may mga pasalubong na dito. Ito. And then, of course, nandito yung bamboo. Ayun, baka sabihin nyo pa ulit-ulit, do, para na naman tayo naglalakad-lakad. Tumitingin pa si Enzo kung nababago yung menu, yung mga ulam. So, lakad lang tayo. So, bago tayo makapunta ng Cafe Maruha, at least, di ba, nakita nyo ulit, yung food, ano? Nila, yung food nila sa bamboo, same ng food nung kinain natin. Oh, yes, so ganun din siya. So ayun, ang mga pasalubong items yan, guys. Ganda talaga rito sa Boracay, guys. 2 o'clock. Wala pa masyadong tao kasi talagang ano siya, ang tawag nito, katanghali ang tapat. Ay, tanghali ang tapat ba? Hindi. Tirik na tirik yung araw. Katirik yung araw. And then guys, kung mapapansin nyo, bumalik na yung mga ano, sandcastle na yan. Ayun, nakikita nyo ba? So meron din dun sa may tapat ng La Carmela, tapos meron sa may Dimol. Ito namang hub, dito kayo makakapanood ng mga fire dance. So lakad lang tayo. So ayan, so sa mga naka-experience na or nakatikim na sa may Cafe Maruha, kamusta naman? Tulungan nyo na mga kaming mag-decide. So paki-comment down below yung experiences ninyo para din dun sa mga pupunta, diba? So lakad lang tayo. And then eto na yung Paradise Garden. And then guys, eto na yun. Eto yung Paradise Garden. Tapos ito may Casa Pilar. And then guys, eto na yung Cafe Maruha. O diba, lapit lang. So kung nag-stay kayo sa Mila Carmela de Boracay at dun sa mga hotels na nadaanan namin, super lapit lang ng Cafe Maruha. Ito yung Cafe Maruha. Beachfront din siya, guys. Ganda ng beachfront. So chill-chill dito. And then ang dami foreigners, guys. So tingnan natin yung mga menu nila. Kung abot kaya ba natin. Ala? Ooh, that's wow. So guys, ito na yung mga menu nila. Parang ang pinakamurang nakita ko ay $2.95. Kaya mamimuro ba? Ano to? Fries. Tapos, ano pa dito? Ito, may mga drinks. $3.95. Mga ganun siya. May mga smoothie. Magkano siya? $4.65. Mga ganyan. So ganun yung price range niya. So yeah, so as compared sa Starbucks, syempre mas medyo mas mahal siya dito. Pero parang kapresyo din siya
ng Cafe del Sol doon sa may Station 2 sa may Demon. So try natin. Guys, andito na tayo sa may loob. So, pwede kayo dito sa may loob, air-conditioned siya. And then, pwede din sa labas. So, syempre, andito tayo sa may Boracay, di ba? So, kailangan na dun tayo sa may labas para mas ma-feel natin yung vibe. Yes, nagka-cafe tayo, pero Boracay vibe pa din. So, pipili lang tayo. And then, ipapakita namin sa inyo yung mga in-order namin. And then, syempre, titikman natin. And then, magpapaka-honest kami, guys. Sasabihin namin sa inyo kung masarap o hindi talaga. Ganun talaga siya. Para alam nyo na pagpunta nyo rito, lalo na magdi-December, for sure, dadagsak kayo dito. So, sasabihin namin sa inyo kung worth it ba na, for example, nasa Station 1 kayo, medyo malayo-layo to. Ha? Worth it ba na lakarin siya papunta dito? So, yun. Sasabihin namin yun sa inyo. So, guys, dito tayo sa labas. Gaya nga na sabi namin sa inyo, para kahit papano, maramdaman pa rin natin yung Boracay vibe. Ito yung view natin, guys. So, look at that view. Diba? Beachfront na beachfront. And then, ito yung nakakaloko, guys. Para kumahal na rin na. May patrono, diba? So, order lang tayo. And then, si-share namin sa inyo. Mga 10 minutes na akong naghahanap ko na orderin. Kakaloka kasi, guys. Hindi ko naman masabing mahal kasi hindi ko pa naman natitikman. Siyempre, malalaman mo lang na mahal yung isang pagkain or whatsoever kung hindi worth it, di ba? Pero ano na lang ba masasabi ko? Hindi mahal pero ano siya, yung price niya. As in, ano, mas mahal siya sa Starbucks. So yun nga, pinaka nakikita ko rito, pinakamura. $1.40 pero hot coffee. And the rest, puro ano na siya, mga 300, 400. So, ganyan. So, tikman pa rin natin, di ba? And then, sasabihin namin sa inyo kung worth it ba yung ganung price para sa may lasa niya. And sa may the whole experience na rin itself. So, yun nga. So, mag-order muna kami. Siguro mga 30 minutes bago kami umorder. Kukompute muna. Charot. Ayan ang problema, yun, no? Kapag nasa may medyo ganito kang lugar, yun. Pero ang totoo, hindi naman kasi namin in-expect na ganito yung presyuhan. Kasi yun sa may Cafe del Sol nga din sa may tapat ng ano tawag nito, ng D-Mall, dun sa may harapan Aria. Ng D-Mall, yung tapat ng Aria, di ba, same company lang din yun, or I mean, para yung may-ari, medyo namamahalan na kami. Actually, namamahalan kami. And then, kung titignan, alam nyo guys, parang mas ano to, mas mataas yung price niya. So, titignan nga natin kung worth it naman. Kasi di ba, okay lang naman na magbayad ka ng mahal kung worth it naman. So, kung hindi, yun ang gagawin. So, iiyak tayo. Oh, pero ang ginawa namin ngayon, kasi kapag nagpupunta naman kasi kami ng Boracay, lagi naman kaming nag-Starbucks. So, kumbaga, sinacrifice kami yung pag-Starbucks namin para nga makatikim naman ng iba. Pero sa Starbucks kasi, nagagastos namin dito sa may Boracay. Nasa may 700 lang. Meron na kami nung parehong frappe. And then, meron na rin kami nung ano tawag nito, mga tinatinapay or mga pastries. So dito mukhang gagastos tayo ng 1,000 pesos, guys. So ayun lang. So tingnan nga natin, baka naman worth it. And then para rin alam nyo na next time. Kasi grabe talaga yung hype nito. Grabe. As in lalo na sa mga page nila, di ba? Sa page nila, karamihan nga nilang mga pinupost, mga puro foreigners. So tingnan natin. Matcha po. Sa inyo pa yung isa. Thank you. Thank you po. So guys, dumating na yung ating order na shake. So wala silang mga frap. So ang alternative daw ay mga shake. So ito na yung pinaka-shake namin. So guys, alam niyo na ba kung bakit mahal? Kasi ka, tignan nyo naman. Ano ba tawag dito? Basta yung pinagpapatuwa. May board. O, diba? And then, ganito siya o. So alam niyo na kung bakit, diba? So itong in-order ko ay chocolate mix. Yung kay Enzo, ano ba yung kay matcha. Enzo? Matcha. So, titikman natin yan mamaya. Mamaya pa ba? Baka naman matunaw na. So, ngayon na ba? Titikman naman natin. Kasi guys, siya pizza kami. Ito na ngayon nakakaloka. Guys, umanda rin pagiging kuraypot namin. Gusto namin mag-back out. Charot na. Oo, kasi parang ano, parang yung magiging bill namin. Nagpas 1,000. Tapos ano, pizza at saka ano, ito lang. So, tikman naman natin. Diyos ko, huwag naman natin agadusgahan. Kasi kung... baka hindi kami yung target, di ba? Baka ang target kasi yung talagang mga, alam nyo na, yung mga nakakaangat-angat sa buhay. Pero titigman na natin kasi maano na siya, matutunaw. In fairness naman, yung chocolate niya, kasi yung chocolate na chocolate, tapos malapot. Yun nga lang yung problema kasi talaga, madali siyang matutunaw. So, hindi dito advisable
dito sa Milabas Pumueso ng ganitong oras kasi sobrang init talaga, guys. Grabe, tapat-tapat dito yung araw. Eh, since kami, for the vlog, so dito kami Pumueso kasi nga para may pakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung location niya. And then, sa loob kasi may music. Bawal, maano tayo, makaka-copyright tayo. Pero masarap siya, guys, in fairness. So, masarap siya, in all fairness. Pero para ano lang ito, nasa may 16 ounce. Pakiramdam ko. Pina-sexy lang yun. Oo, nasa 16 ounce lang siya. So, yeah. So, masarap naman siya. And then, bumabawi talaga sila sa ano? Presentation. Sa may presentation. Kasi tignan nyo naman, oh, guys. Pwede namang simpleng straw lang, pero sila hindi. So, yun yung mga binayaran na. Lumipat kami, guys. Hindi carry. Kasi 2:30 p.m. Sobrang init. So, huwag kayo rito pupunta ng ganong oras kung ayaw nyong matusta. Kasi syempre, tirik na tirik pa yung araw. So, maganda talaga dito. Actually, sunset. Yun talaga yung plano namin. Sana sunset. Kaya nga lang, meron pa nga kami kasi isa pang pupuntahan na doon kami magsa-sunset kasi maganda din doon. And first time namin doon. So, kaya hindi kami dito nag-sunset. Pero huwag kayo rito pupunta ng ganitong oras. Sunset talaga. And then, mamaya siguro pagpa-uwi, gabi, kukunan din namin siya para makita niyo na maganda rin dito kapag kagabi, relaxing. Kasi ano talaga ito, nagbubukas lahat ng ilaw niya. Ilang beses na namin itong nadadaan. So, ngayon lang namin siya ipa-vlog. So, balik tayo mamayang gabi. Hinihintayin na lang natin yung pizza, guys. This is it. Dumating na yung ating pizza. So, yung pizza na in-order natin ay yung Maruha Special. So, dapat ito yung pinakamasarap. Kasi dito nila dinikit yung pangalan nila, Maruha. So, tignan natin. Nakakatawa lang kasi napaka-interesting nung ano niya, nung shape niya. Hindi siya yung traditional na pizza. Diba nasanay tayo na pizza na talagang bilog talaga. Tapos hahatiin sa walong ate. So, ito hindi siya. Tignan nyo siya, guys. Para siyang bowl. Diba? So, titikman na natin siya, guys. Look. And it's 695 pesos. Ito siya, guys. Yan. So, yung itsura niya medyo hawig sa pepperoni, pero hindi naman. Kasi meron siyang mga something. Di ba yung pepperoni parang as in plain lang na ham or whatsoever? Ito hindi naman. So, titikman na natin siya. Ito na, guys. So, syempre, kailangan natin panindigan yung pagiging social natin. Kailangan natin gumamit ng bread na yun. Diba? Pero kung nasa ano lang tayo, nasa bahay lang tayo, kakamayin ko talaga to, guys. Pero syempre, ano muna natin? Panindigan muna natin. Mamaya natin ilabas yung pagiging jologs natin. So, titikman na natin siya. Yung gitna talaga kinuha ko para ano pa ano. Yung may pinaka laman. Toppings. Titikman na natin. O, diba? Dahil sa pinanindigan ko, hirap na hirap ako. So, ito na siya. Ano ba yan? Kamayin ko na nga lang. So, yung cheese niya kasi napaka-thick and fairness. So, masama. Ano ba yung lasa niya? Mamaya ako nasasabihin kasi daming nakikinig. Char! Baka mapalayas kami. Na-joke lang. In fairness, noong tingin mo pa lang, talagang alam mo, special pizza siya. Hindi siya yung nabibili lang kung saan. So parang ganun. Kasi antik nung ano niya, antik nung cheese. That's number one. Eh, di ba mahilig ako sa cheese kapag ka-pizza, kapag ka-burger, ganyan. Tapos yung crust niya, thin crust siya. Pero hindi siya yung hangin. Hindi rin siya yung parang malutong lang na thin crust. As in, meron siyang pagka-crunchy na meron siyang yung parang makunat. So yun. So ganun yung texture niya. In all fairness. At dahil dyan, huwag na natin panindigan yung pagiging joke, yung pagiging social natin. Kamayin na natin. Ito guys, so, kaya ito. Ito, thin crust siya. Pero ito, malutong. Tapos ito, makuna. So, mabubusog ka. Narinig niyo yan, guys? Isa pa. Diba ang kuna? Parang kumakain ng lechon, ganun. In fairness, ang sarap niya talaga, guys. Alam niyo yun, yung hindi siya, ano, hindi siya, ang hirap na ako sabihin, hindi siya lasang mura. Yun, yung basta ganun, ganun yung lasa niya. Talagang alam mong social yung lasa. And then, ito pa yung mga ingredients niya, guys. Nakita ko lang, ito, may bacon. Tapos, kaya sabi ko sa inyo, itsurang pepperoni. Kasi may pepperoni naman talaga siya, ito. Tapos, mozzarella cheese. Ang sarap tong cheese. Kasi nga, makapal, hindi tinipid. Tapos yun na, mga bell pepper na. So, ang sarap niya, guys, in fairness. And then, mushroom pala.
So in fairness talaga, masarap siya. So ito, hindi ko pa naman natitikman yung iba ha. Ito pa lang nga first time namin. Pero ito, I can recommend sa inyo kung talagang pupunta kayo. And plus the fact na dun sa may menu nila, ito yung pinakamura. Ito na yung pinakamura kasi yun meron dito. Meron sila ibang mga pizza, yung local seafood, halimbawa, $8.95. Tapos yung local chorizo, $7.30, parang ganun. So, yeah, ito na yung pinakamura. And for me, masarap siya. Best moment of truth, dumating na yung bill natin. So actually, nagbayad na tayo. So yung total bill natin ay $1,395. Yun yung nakain natin, in order natin. Pero meron silang 10% na service charge. Yung service charge natin ay 124 pesos. So all in all, ang binayaran natin ay 1,519.55 to be exact. So parang 1,520 pesos yung kinain natin. Guys, we're done! Tapos na tayo. So, ayun. So, ayan, may idea na kayo kung magkano yung magagastos din nyo. So, nagastos namin ay 1,520 for that meal. So, meron kaming dalawang shake, tapos meron nga kaming pizza. So, 1,520. So, ang tanong, sulit ba siya? So, ganito. To be honest naman, masarap. Masarap talaga. Pero yun nga, for example, yung shake namin, parang feeling ko na sa may 16 ounce. And then, it's 350 pesos yung isa. Tapos, yung namang pizza naman namin ay 695. So yes, masarap siya. Pero mahal siya ha, for 350. Sana hindi na lang siya nag-service charge nun. Tapos may service charge pa. Pero usually, ganun naman kasi talaga. Kapag ka ganun, minsan, hindi na kami nagtitip, guys. Oo, minsan kapag may service charge, kaya tinitinagan namin. Kasi para sa yung service charge, para sa nag-serve sa'yo. So, di ba, parang nagbayad ka na doon sa may nag-serve sa'yo. So, kaya hindi kami nagtitip. Wala itip. Oo, so yun siya. So, sulit ba siya? Ang mahal niya talaga, guys, for us, ha? So, siguro hindi kami yung target market nila. So, siguro kung kayo, kung afford nyo naman, kung kaya nyo gumastos nung ganun sa isang meal, actually, hindi kasi meal, para lang tayo nag-merienda or nag-snacks, na 1,520. So, yeah. So, try nyo dun sa may Maruha. And then, for example, gusto nyo lang talaga itry, ma-curious kayo. So, itry nyo din. Pero kami, hindi namin siya uulitin kasi sayang yung 1,520. Pag dito sa Boracay, guys, tatlong meals nyo na yun. I mean, ano na yun? Breakfast, lunch, dinner nyo na yung ganong kalaking pera. Sabi nga ni Mel kanina, mag-insult kami later. Oo, kaya sabi ko sa kanya mamaya, ay naku, mag-insult tayo later. Actually, ganun kami pag gumagastos kami. Kapag gumastos kami ng malaki, yung susunod naming gastos, sisiguraduhin naming maliit. So, ayan. So, teka lang, bago tayo magtapos, guys. Back to normal na nga ulit. Kaya marami kaming nakikitang tao dito. Kasi ito na ulit. Nasa may station 3. Yung pinaka, ano tawag dyan? Port or docking area ng mga activities. So kaya marami siyang tao papunta doon. So ayan. So kayo, kung gusto nyo itry yung Maruha, go for it. Pero kung nagtitipid kayo, wag na, sayang yung 1,520. Sa Starbucks nga, sabi namin sa inyo, ang nakakain lang namin, 700. Tapos, ano na yun, meron na kaming dalawang bread or pastries. So, ayun lang. So, yeah, at least na-try na namin. At least alam na natin. Kung lasa yung pag-uusapan, masarap talaga siya. Walang duda. Yung shake niya, para siyang kapag natutunaw, hindi siya nagtutubig. Para siyang nagiging ice cream na tunaw. Ganun yung lasa niya. And then, ganun yung texture niya. So, ayan lang. So, sana po nakatulong itong video na to. Hype ba yung Maruha? Tingin ko, hindi naman. Kasi masarap naman siya. Pero, yun nga, hindi siya affordable. So, maraming salamat po sa panonood ninyo. And sana po nag-enjoy kayo. At magkita-kita pa rin po tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye, everyone!